Alright, so sana napanood nyo yung video na ginawa ko about rider's first line of defense. At yun yung riding skill na active vision. Sabi ko nga doon, ang vision, yan ay isa sa apat na motorcycle riding skills na dapat nating ma-master. So ano pa yung pangatlo? Well, discuss natin ngayon yung sunod, yung pangalawa. And that is our stopping skills. Alright, so braking skills, pero sasabihin ko na lang na stopping skills. Alright, let's talk about how we stop a motorcycle. And sabi ko nga dun sa isa kong video, yung mga luma kong videos about braking, is that we have to brake it to me gently. Ayun, yun ang sekreto ng proper braking skills or proper stopping skills. It's brake it to me gently. We do it smoothly. Okay, ito lang muna. Unahin ko na lang muna kasi baka may merong makapanood ng video na to na magre-react dahil sanay sila sa braking skills for the racetrack. Sa racetrack kasi iba yung braking dynamics. Iba yung skill ng braking for the racetrack, for the race, for racing. Okay, kesa sa public roads or street riding. So pag-usapan natin ngayon yung street riding. At napakasimple lang naman, sobrang simple. Baka matapos ko tong video na to nang hindi pa tapos yung stoplight na to. Okay. It's just being smooth on the brakes. Being smooth on the brakes. Pero bago natin pag-usapan yung pagiging smooth sa brakes, alamin muna natin, meron tayong iba't ibang klaseng preno sa motor natin. At may iba't iba silang halaga at function. Yan, okay? Meron tayong front brake, yan nasa unahan. Meron tayong rear brake, yan nasa likuran. At ang pangatlo, baka hindi natin alam, meron tayong engine brake. Okay, let's go. Engine braking, we use engine braking to slow down the motorcycle, to help the motorcycle to slow down. Napakahalagang parte yon ng braking skills or stopping skills for the street, yung slowing down. Kasi hindi naman nga tayo nasa karera na yung tipong 100% throttle, tapos 0% throttle, tapos 100% brakes, bigla. Again, it's very different for racing. Sa street, we have to slow down. Yung bago pa man sumapit yung red light o yung sinusundan natin o yung obstacle sa daan, we have to slow down. Slowing down is the big part of our stopping skills for the street. Ayan, parang akong silang plaka, pero talaga yun, nasa slowing down skill natin yung sikreto para maging smooth tayo sa braking skills natin for the street. So yung engine braking, ibig sabihin, halimbawa, nakaarangkad tayo sa throttle, tapos binitawan natin yung throttle, yun na yung engine braking. But, paano tayo magiging smooth for engine braking? Well, one thing is, huwag nating bitawan ng bigla-bigla yung throttle. Okay, so that's engine braking. It helps to slow down the bike. At sa ibang video, pag-uusapan natin kung anong halaga ng engine braking for cornering. Okay, we are on fourth gear. 53 kph, red light. Let's use the rear brakes. Engine brake, rear brake only. Ayan, rear brake only. At napakasimple, hindi ko na masyadong kailangan komplikaduhin pang explanation. Just very smooth on the brake lever. Hindi ko tinadyakan yung pedal. Magre-red ka na, please. Magre-red na yan. Okay, mag-slow na tayo. Ayan, oh, nag-yellow. I'm just using the front brake. That's it. Oh, okay, ito na lang. Marami na ako nagawang videos about braking skills and about braking. Baka sakasakaling matalingsod mo sa mga playlist. Ang bottom line na lang nito is ganito. Yun nga, being very smooth sa brakes. Yun yung sekreto ng proper stopping skills sa motorsiklo.
being very smooth. Malalaman nyo na hindi kayo smooth sa braking kung tuwing mamemreno kayo, ramdam nyo na yung motor, yung kanyang weight transfer, yung tinatawag na weight transfer, ay masyadong drastic. Ngayon, ito na lang, isingit ko na lang to, sabihin ng iba na, eh kailangan ko ng hard braking kasi kung hindi, tatamaan ko yung nasa unahan ko. The question is, bakit ka nag-hard braking? Bakit mo kinakailangan mag-hard braking? Galing ka ba sa harurot? O bakit ka humaharurot on the streets? Okay, sige, sabihin natin, pagbigyan natin, lahat tayo humaharurot. Eh, bakit hindi mo natansya yung stopping distance? Yung distance mo between you and yung kung asang katitigil, ba't hindi mo natansya na kinakailangan mo ng mamreno? Bakit mo kinakailangan hintayin pa na nandiyan na yung tatamaan mo, saka ka palang mamemreno? So wala kang, hindi maganda yung judgment mo ng distance tsaka ng stopping power. So it's part of the skill for speed riding. Okay? So yun yung pangalawa sa mga skills na dapat natin i-master. Panoorin nyo sana yung nauna kong ginawa, yung tungkol sa active vision. Ito naman yung pangalawang skill is smooth stopping skills. Yun lang naman yun, napakasimple lang naman. Alright? I'll see you on another video.